Okay mga kalitar, dahil season na ngayon ng Saranggola ay mag-tutorial ulit tayo mga kalitar ng isa na namang Saranggola. Bali, ang gagawin natin ngayon mga kalitar ay isang Vietnam kite. Sa unang hakbang mga kalitar ay kakayasin lang natin yung kawayan ng papaliit hanggang sa pinakadulo mga kalitar para mahubog natin at maging tama yung sukat ng pinakabaskagan niya mga kalitar. Matapos kayasin mga kalitar, dapat magiging ganito yung itsura ng kawayan, ganito yung lapad, ganito rin yung taba mga kalitar. At ito nga pala yung ginagamit yung pangkayas mga kalitar. Bali, bubuuin na natin to mga kalitar. Ito yung ating kinayas na mga baskagan o kasangkapan ng ating saranggola mga kalitar. Sa pangalawang hakbang mga kalitar, sukatin natin ang kawayan. Ito yung pinakahaba mga kalitar na ginamit natin baskagan o pinakapakpak mga kalitar. Ayan, so sukatin natin yung gitna. Lagyan natin siya ng marker sa gitna kasi dyan natin hahatiin yung pinakapakpak at dyan natin kakabit yung pinakapatindig. Ito nga pala mga kalitar yung dulo. Pagtatapatin lang natin yung dalawang pakpak para makuha rin natin yung sukat ng isang pakpak mga kalitar o baskagan. Bali, ito na mga kalitar yung dalawang pakpak na hinati natin sa gitna mga kalitar. Pwede na natin siyang ikabit mga kalitar sa patindig na ating ginawa. Ito nga pala yung pinaka gitna niya mga kalitar, dito natin itatali yung patindig sa pinakagitnang ito mga kalitar sa may guhit. Ayan, dyan natin siya ikakabit. So ito mga kalitar yung sukat ng patindig natin mga kalitar. Ayan, yan yung sukat ng ating patindig na pagkakabitan ng pakpak mga kalitar. Ito nga pala yung pagkakakayas ko dito. Medyo manipis lang mga kalitar kasi hindi masyadong kalakihan yung ating gagawing saranggola. At itinuwid ko na rin siya sa gasol mga kalitar para maganda yung pagkakabit. Ito mga kalitar, tuwid na siya. At bago natin ikabit mga kalitar yung pakpak, tangaban lang natin siya dito mga kalitar na parang ganito mga kalitar. Ayan. So pag natangaban, ikakabit na natin yung pinakapakpak at itatapat lang natin yung gitna sa pinakasentro din ng patindig mga kalitar. So tali na natin at lagyan natin ng pandikit mga kalitar. So gumagamit ako ng shoe glue para maging matibay yung pagkakadikit ng ating baskagan mga kalitar. At ire-ready na rin natin yung pinakapakpak sa baba mga kalitar. Ikakabit na rin natin pero tangaban muna natin mga kalitar na parang ganito. Tapos ipatong natin yung pinakapakpak mga kalitar. At ayan, isentro ulit natin sa gitna mga kalitar. Bago natin siya itali mga kalitar. Putulin natin mga kalitar yung labis na panahe o tanse mga kalitar bago natin lagyan ng shuglo. Tapos sukatin din natin mga kalitar yung pinakadulo ng pagkakabitan ng hagting mga kalitar o ng cross sa may bandang pakpak mga kalitar. So, eto mga kalitar, lahat ng dulo lalagyan natin ng sukat. At lalabas naman yung sukat sa screen mga kalitar. Ayan. So yung pagbabagtingan natin yan mga kalitar ng pinaka-guide mga kalitar para maging pantay yung pakpak. Matapos natin lagyan ng marka mga kalitar, tatangaban din natin yung pinakadulo ng pakpak para pagtalian mga kalitar ng sinulid na parang ganito mga kalitar. Pag nahagtingan na natin siya mga kalitar, ganito yung magiging itsura niya. So tatali din natin yung kabilang pakpak mga kalitar. Eto, tatali na natin to para mabagtingan na naman natin siya papunta sa may gitna mga kalitar. Okay, ito mga kalitar yung sukat ng sikang o luang ng ating baskagan. Ayan mga kalitar. So gagawin natin dyan mga kalitar, hatiin din natin sa gitna mga kalitar para maging sentro yung pagtatalian natin sa pinakagitna ng sikang mga kalitar o sa patindig. Okay, ito mga kalitar, ganito lang mga kalitar, hatiin lang natin. Tapos lagyan natin siya ng tali sa may pinakadulo ng pakpak at bagtingin natin mga kalitar na parang ganito para magkahubog yung saranggola natin. At matapos yun, sukatin natin mga kalitar yung magkabilang pakpak kung magiging pantay ba o hindi yung pinakasukat ng ating pakpak o haba mga kalitar. Matapos natin sukatin ang pakpak mga kalitar, isusunod natin itong pinaka-guide ng pakpak. So tatalian natin siya, lalagyan natin siya ng hagting para maging pantay yung pakpak mga kalitar. Ito naman mga kalitar, yung sukat ng ating gagawin pampuwet ng ating Vietnam kite mga kalitar. Matapos natin sukatin yung haba mga kalitar, ikukuhanin naman natin yung pinakagitna. Yan, ito. Ito yung ating magiging pinakasentro mga kalitar at ikakabit sa patindig. So, ito mga kalitar, tinangaban ko na rin yung patindig para ikabit na natin. Tapos mga kalitar, itali na natin. Bali, lagi kayong gagamit ng pandikit mga kalitar para mas lalong matibay yung ating pagkakatali. Matapos itali mga kalitar, ihahagtingin natin papunta sa ibaba, pailalim mga kalitar na parang magiging cone. Tapos ito mga kalitar yung ating itsura ng ating ginawa mga kalitar. So depende na sa inyo kung gano'ng kalaki yung puwet. So ito nga pala yung sukat ng ating pang-ulo mga kalitar o ng ating salagunting.
na pang-ulo, mga kalitar. Tapos ukatin din natin, mga kalitar, yung pinakahaba ng ulo, pinagkabitan ng backpack para may idea kayo, mga kalitar. So habang nagagawa pala ako, Maltar, nakita ko yung mga bata, naglalaro sila, mga kalitar, dito ng kanilang laruan. Ito yung kanilang DIY na laruan, yung trumpo nila na gawa sa takplob ng bote, mga kalitar. So ganito yung mga bata sa amin, mga kalitar, hindi sila mahilig sa mga gadgets, so ganito lang lagi yung ginagawa nila, mga kalitar. Matapos natin, mga kalitar, nga palang ikabit yung puwet, ito nga pala, mga kalitar, may dadagdag pa tayo. Ito, mga kalitar, ay galing sa payong o carbon, mga kalitar. O, ito, mga kalitar, yung sukat ng ating payong na gagamitin. At ito, mga kalitar, ilalagay natin dito sa may bandang puwetan. Parang ganito, mga kalitar, ayan. So, bebend pa natin yan, mga kalitar, para maging kamukha talaga siya ng Vietnam kite. Tapos tali lang natin ng ganyan, mga kalitar. Bali, magkabila yan, mga kalitar, magkabila natin i-bend o magkabila natin si tatali. Parang ganito, mga kalitar, ayan. Tapos na yung ating frame ng ating saranggolang Vietnam kite. Ang sunod na hakbang naman natin yan, mga kalitar, pababalta naman natin to. So ito muna, mga kalitar, yung pagkakayari, pagkakatali ng ating mga kasangkapan, mga kalitar, o kasangkapan ng ating saranggola. Okay, dako na tayo sa pagpapabalat, mga kalitar. Hindi ko na ito pahahabaing pagpapabalat kasi marami na tayong video na ginawa tungkol sa pagpapabalat, mga kalitar. At ito na, mga kalitar, nahapit ko na yung pabalat niya. So, ang sunod dito, mga kalitar, ikakatul ko naman siya o ipipix na natin yung pabalat para hindi matanggal, mga kalitar. Ayan, mga kalitar, sa pagpaso, mga kalitar, marahan lamang yung pagdot-dot para hindi mabutas yung pinaka-plastic kasi yung gamit natin plastic, mga kalitar, medyo manipis lang. At ito, mga kalitar, lagyan na natin siya ng parisukat para matesply na natin, mga kalitar, itong ating ginawang saranggolang Vietnam kite. Pero hindi pa pala natin tetestingin, mga kalitar, kasi gagawa pa tayo ng sumba. Pakita ko muna yung saranggola natin ginawa, mga kalitar, ayan. Pagmasdan nyo na maigi. At kayang-kaya nyo rin yan, mga kalitar, kayang-kaya nyo rin gawin yan. Bale, ang payo ko sa paggagawa, mga kalitar, kailangan talaga konting tiyaga at konting pasensya sa pagbubuo, mga kalitar, kasi medyo matagal din talaga bumuo ng isang saranggola. Kumbaga, paglalaanan mo talaga siya ng oras, mga kalitar. So, dako na tayo, mga kalitar, sa paggawa ng sumba para matesplay na talaga natin siya. Bale, ito, mga kalitar, ito na yung ating ginagawang sumba. So, tuyong-tuyong kawayan yung ginamit ko para hindi agad sumuko yung ginagawa nating sumba, mga kalitar, o paingay ng ating saranggola. Ito, mga kalitar, yung sukat ng ating ginawang sumba. At ito naman, mga kalitar, yung gagamitin nating pampatunog o pinaka-string ng ating gagawing sumba, mga kalitar. Gagamit din tayo, mga kalitar, nitong goma para sa pandali sa magiging paingay ng ating saranggola, mga kalitar, o sa sumba. At ganito ko lang ikinakabit, mga kalitar, yung ating sumba. So, dalawang klase ng pagkakabit ng sumba, mga kalitar, ginagamitan ng goma. At yung isang sumba naman, ginagamitan ng ulak, mga kalitar. At yung ulak, mga kalitar, makikita nyo sa iba kong mga video kung paano ko siya ginagawa. Matapos natin ikabit ng sumba, ikakabit na natin ito ngayon, mga kalitar, sa saranggola para matesply na natin siya ng tuluyan, mga kalitar. So itatali lang natin dito sa tapat na to, mga kalitar. At matapos ito, mga kalitar, idediretso na tayo sa ating paliparan.